Okay, there's no need to panic. She just need to take a plan B pill. And then bababa yung posibilidad na magbuntis siya. Ganun lang kadali. Ready for another round? Nangahamon na sabi ni Damian pagkalabas niya ng banyo. Wala pa rin itong saplot at ganun din siya. Not this time, she told herself. Dinampot niya mga saplot niya at mabilis na nagbihis. What are you doing? Nagbibihis na? Ano ba sa tingin mo? Umangat ang isang kilay nito. At bakit ka nagbibihis? Dahil gusto ko. Come on, love. I still want another round. Bumangon ito sa kama at lumapit sa kanya. Pumulupot ang mga kamay nito sa bewang niya at automatiko siyang napahawak sa matitipunong dibdib nito. Gusto na niyang maniwala na may anting sa katawan si Damian. How can he manage to be this active? He was so naughty. Parang hindi ito nanggaling sa isang aksidente at parang wala itong kapagod-pagod. Diyos ko, kararating lang nila mula sa mahabang biyahe. Wala ba sa bukabularyo nito ang salitang pahinga? Damian, please, not this time. Parang batang hindi binigyan ng candy na sumimangot ito. Pagkatapos ay sinubsob ang mukha sa leeg niya. Her mouth parted and she gasped for air. Damn it, he was doing it again to her. Alam na alam niyang habit ni Damian kapag gusto nitong i-distract siya. Isinisiksik nitong mukha sa leeg niya. And for God's sake, it was effective. Inipon niya ang lakas at itinulak ang binata. You should take a rest first. O kumain ka muna habang wala ako. Malalim na ang guhit sa noon nito. Where the hell are you going? Don't tell me you're leaving. Seryosong tono ng boses nito. May kasamang babala iyon. Huwag kang exaggerated. Magpapasama lang ako kay Mang Impi. Madali lang ako. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung saan ka pupunta. May bibilin lang ako sa pharmacy. Again? Saglit lang yun, kaya huwag ka na magtanong pa. Okay? Pinag-cross nitong mga braso. Mas naging prominente tuloy ang maskuladong dibdib nito. Pigilin man niya, hindi niya maiwasan na mapatingin sa braso nito. Namumutok ang muscles nito. Parang gusto tuloy niya uminom ng malamig na tubig. Naku, hindi ito ang tamang oras para pagbigyan ulit niya ang sarili na magpadala sa pang-aakit ng lalaki. Anong bibili mo sa pharmacy? Natigilan si Cassie. Pagkatapos ay napakurap na napaangat ang tingin kay Damian. Bakit nito tinatanong yun? Does it matter kung sabihin ko pa sa'yo? Of course, I am your boyfriend. I think I have the right to know where are you going and what you're going to do. May punto ang binata. Munti ka na niyang makalimutan kung anong sitwasyon nila ngayon. So it matters to me. Now answer me. Bibili lang ako ng... She paused. Nang pills, hindi siya makatingin ng diretso kay Damian. Natatakot siyang makita ang reaksyon nito. She nervously licked her lips. Okay, you can go. Muli niyang inangat ang tingin sa binata. She recognized coldness and anger in his dark blue eyes. If you want to take a pill to prevent pregnancy, then you're free to do that. Hindi kita pipigilan. Napakalamig ang tinig nito. Halos hindi niya nakilala. Parang biglang naglaho yung pagiging pilyo at sweet nito kanina sa kanya. Tumalikod dito sa kanya at pumasok sa loob ng banyo. Napatulala siya. Bakit parang may kurot siyang nararamdaman sa panlalamig bigla nito? Malinaw na hindi nito nagustuhan ang sabihin niya na bibili siya ng pills. Pero anong dapat niyang gawin? Yun naman ang tama. She need to take that. Para yun sa kanilang dalawa. Kung dumating ng oras na nakaalala na si Damian, at malaman nitong nagpapanggap lang siyang nobya nito, sigurado siyang magagalit ito. Matatanggap niya yun. Pero kung paano magbuntis siya, mas lalong madadagdagan ang galit nito at may palagay siyang hindi niya makakayanan iyon. Lumabas na siya ng silid at hinanap ang driver. Nakasalubong niya ang caretaker ng bahay at pinagtanungan ito. Manang Lusing, nakita niyo po ba si Mang Impi? Ah, oo iha. Nandun sa kusina. Katatapos lang kumain, nagpasalamat siya rito. Nagtungo siya sa kusina at naabutan doon ang lalaki. Nakikipagkwentuhan ito kay Simon. Tulad kanina, matamis na nginitian siya ng binata nang makita siya. Hi Cassie! Halika! Sumabay ka na sa akin kumain! She smiled. Hindi na, salamat! May pupuntahan pa kasi ako. Tumingin siya sa driver. Tumayo naman agad ito at nagpaalam kay Simon. Maikling tinanguan lang niya ang binata. Ma'am, saan ho tayo?
Alam niyo ba kung saan malapit na pharmacy rito? May bibilin lang sana ako saglit doon. May nangyari ho ba kay sir? Umiling siya. He's okay. Laman pa rin ang isip niyang malamig namang mata ni Damian habang nakatingin sa kanya. Nanginginig na humugot siya ng hangin. Kung pwede lang nasabihin niya sa lalaki ang totoo? Pero hindi. Kailangan niyang gawin yon. Walang kamalay-malay ang lalaki ngayon sa totoong nangyari sa kanila 2 years ago. Wala itong natatandaan sa naging paghihiwalay nila. If you want to take a pill to prevent pregnancy, then you're free to do that. Hindi kita pipigilan. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Sa hindi malamang dahilan, biglang lumitaw sa isip niya ang galit na mukha ni Damian habang kinukumpronta siya sa nakita nitong pills niya sa banyo. Bakit gumagamit ka pa nito? Hindi ba pinag-usapan na natin na titigil ka na sa paggamit ng pills? Napalunok si Cassie. Damian, magpapaliwanag ako. Sinubukan niyang lumapit sa binata pero dumistansya ito sa kanya. Pinagmukha mo akong tanga, Cassie. All this time akala ko, magkasabay nating binubuo ang pangarap na gusto ko nang mangyari sa ating dalawa. Alam mo nang gusto ko nang magkaanak. Ilang beses na nating pinag-usapan yan. Nasa tamang gulang na tayo para bumuo ng isang pamilya. Hindi ba nangako ka pa sa akin? Ititigil mo ng paggamit ng pills pero ano to? Parang binabangungot na iminulat niya ang mata at umayos ng upo. Nanginginig na sinuklay niya ang buhok. Sinapon niya ang dibdib at dinama ang malakas na tipok ng kanyang puso. It seems like a nightmare. Matagal na niyang pinagsisihan na naglihim siya noon kay Damian. Pinagsisihan niya nang hindi niya pa itinapon ang pills bago pa nito nakita iyon. It was a wrong move that she accidentally leave her pills in her bathroom. Kung nalaman lang nito na hindi na niya yun pwedeng magamit pa, siguro ay walang nagbago sa relasyon nila. If he only knew. If only. Pero huli na bago pa nito malaman, huli na rin ang malaman niya. Pinayad niya ang mga luha sa pisngi. Mang Impe, huwag na po pala tayong tumuloy. Ho-ho? Bakit naman po, ma'am? Malapit na tayo sa pharmacy. Umiling siya. Hindi na kailangan, bumalik na tayo. Nagbago ng isip niya, bahala na kung anong mangyari sa kanya. Kung anong maging kahihinatnan ang nangyari sa kanila ngayon ni Damian, tatanggapin na lang niya kahit ano pa yun. He was ignoring her, the bastard. Kanina pa niyang hinuhuli ang tingin ni Damian pero tila hindi siya nito nakikita. Hindi maipinta ang mukha niya habang nakatingin sa lalaking nagagawa pang ngumiti ng maluwag sa kausap nito. Magkatabi sila sa mesa pero ni isang sulyap sa kanya ay hindi pa nito nagagawa. He was ignoring her since yesterday. Pagbalik nila ni Mang Empe, hindi na siya pinapansin nito. Halatang pag-iwas nito sa kanya, hanggang sa pagtulog nila ay malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Kung kakausapin man siya nito, tipid lang at walang gana. Ngali-ngali niyang sabihin dito na hindi siya natuloy sa pagbili at paggamit ng pills. Alam naman niya na yun ang ikinakasama ng loob ni Damian sa kanya. Kaya hindi siya nito ngayon pinapansin. But for some reason, parang hindi niya yun masabi dito. Wala siyang lakas ng loob na kausapin ito. Gayong hindi nga siya nito pinapansin. Eh anong plano niyo ngayon ng nobya mo? May mga plano na ba kayong pasyalan habang nandito kayo sa Sagada? Tanong ni Manang Lusing kay Damian. Tahimik lang siyang nakikinig sa mga ito habang kumakain. Wala pa sa ngayon, Manang. Siguro kapag bumalik na ulit ang lakas ko. Sa ngayon parang kailangan ko pang magpahinga ng ilang araw bago kami mamasyal. Sa bagay, sa aksidenteng tinamu mo, kailangan mo talaga nabigyan ng tamang kondisyon ang katawan mo, iho. Ganun nga ho, hindi niya napigilan ang pag-angat ng kilay. Tiningnan niya si Damian. Malaanghel sa kainosentehan ang mga ngiti nito. Mukha namang concern na concern dito si Manang Lusing. Paniwalang paniwala sa lalaki. Kung alam lang ng ginang, hindi talaga kailangan ng lalaki ang mga pinagsasabi nito. With the way he made love to her yesterday, parang wala itong dinanas na aksidente. Parang nakainom ito ng energizer at punong-puno ng enerhiya ang katawan. Magandang umaga! Masiglang bati ng isang boses. Sabay-sabay silang napatingin sa dumating. It was Simon. Nakaputing t-shirt at faded blue denims ang lalaki. Mas lalong nagpatingkad sa kagwapuhan nito ang aviator glass na suot nito sa mata. Kung kasama lang niya siguro si Marga, baka nakalimutan agad nito ang dati nitong nobyo at mas piliin pa si Simon. Every woman
would fall for that powerful jaw and sensual lips. Kahit yata siya ay parang biglang tinubuan ng pagka-crush sa binata. Naramdaman niya ang tila matalim na tingin na ipinupukol sa kanya ng kung sino. Napabaling siya kay Damian. And true enough, his eyes look so murderous. Parang papatay ito sa tingin nito. What? Nagtaas siya ng kilay. Madilim ang anyo nito. At parang nahuhulaan na niya kung bakit ito nagkakaganon bigla. Iniiwas niya ang tingin at lihim na napangiti. Oh, Simon, nandito ka na pala. Sabay ka na sa amin. Okay lang po ako, tita. Ngumiti ito. Medyo nahihiya. She smiled at him. Oo nga, Simon. Sumabay ka na sa amin. Huwag ka na mahiya. Marahas ang naging pagsinghap ni Damian sa tabi niya. Obvious na hindi nagustuhan ang matamis na approach niya sa gwapong lalaki. Hinayaan lang niya ito. May nalalaman pa itong hindi pagpansin sa kanya. Tingnan lang niya kung hanggang saan ang kaya nitong pag-iignora sa presensya niya. Inasikaso ni Manang Lusing ang pamangkin nito habang siya naman ay nagsimulang makipag-usap kay Simon. Wala siyang pakialam kung hindi na maipinta ang mukha ni Damian. Iignora hindi niya ito sa paraan na hindi siya nito pinansin mula kagabi. So anong ginagawa mo ngayon, Simon? Simon bang pangalan mo or palayang mo lang yun? I'm an engineer and yes, Simon is my name. Wow, you have a nice name. Well, it's a surprise to know that you're an engineer. Akala ko kasi chef ka. Natikman ko yung kare-karing niluto mo kagabi. Masarap. Tamang-tama ang timpla niya. I love it. Napangiti si Simon. Yes, thank you. I really love cooking. Nung bata ko, pinangarap kong maging cook. Pero nang makatapos ako ng high school, mas pinili kong mag-take ng kursong engineering. Pero kahit engineer ka na, hindi mo pa rin nakakalimutan yung passion mo. You're a really good cook. Bakit hindi mo subukan na magtayo ng restaurant? Actually, meron na. Kakabukas lang 2 months ago ng restaurant and bar ko sa bayan. If you want, I can bring you there. Malakas na tumikim si Damian. Napatingin sila dito ni Simon. Pati si Manang Lusing at Mang Impe na may kanya-kanyang pinag-uusapan ay nakuha din ng atensyon. Tumayo ang lalaki. Madilim ang mukha. O iho, tapos ka na bang mag-almusal? Opo, Manang Lusing. Pupunta muna po ako sa kwarto. Yun lang at nagmarcha na ang binata. Hindi niya mapigilan na hindi ito sundan ng tingin. Humugot siya ng hangin. I think he's jealous. Mahina lang ang boses ni Simon. Parang walang balak ay parinig sa kanya. Pero rinig na rinig ni Claire ang sinabi nito. Walang piho na totoo yun. Kahapon pa nga lang na tinitingnan niya si Simon ay sagad na ang pagseselos ni Damian. Ngayon pa ba na sinasadya niya talagang pagselosin ng lalaki? Wrong move. Hindi niya dapat dinagdagan pang sama ng loob ni Damian. Excuse me? Magalang na pamamaalam niya at saka tumayo na rin upang sundan ang binata. Nasa pinto pa lang siya nang hagilapin na nito ang kanyang balikat at sinandal siya sa dingding. Nakalarawan sa mukha nito ang matinding pagsiselos at galit. Kung nakakamatay lang ang matalim na mata nito, baka nakahilata na siya sa sahig kanina pa. You're so unfair. Seryoso at mababang boses nito. Napasinghap siya. Ikaw ang unfair. You're being called to me and you're ignoring me like hell. Damn you, that's not the problem here. Ano pala? What are you doing there with Simon? His hot breath blew against her face. Pinigilan niyang mapapikit. We're just having a little friendly conversation. Ano ba sa tingin mo? You're flirting with him. Sa harapan ko pa talaga? I'm not flirting with Simon. Ikaw lang ang nag-iisip nun. I'm just being friendly to him and you're being so snob to me. Tinulak niya ito. Ginawa ko lang yan para makuha kong atensyon mo. Dahil kagabi mo pa ako hindi kinakausap. Kahit sulya parang hirap na hirap kang gawin. Anong gusto mong gawin ko? Lumuhod sa harap mo para pansinin ako? Kung ang problema mo itungkol sa tangka kong paggamit ng pills, then gusto kong linawin sa'yo na hindi ko tinuloy yon. Tanungin mo si Mang Impe kung saan kami pumunta kahapon. Ask him. Hindi na ako magpapaliwanag pa. Mukhang hindi ka naman nakikinig sa paliwanag. Natulala si Damian na masa ang mga mata niya. Kung alam lang nito, nasasaktan din siya sa malamig na pagtrato nito sa kanya. Manid siya kung kaya niyang baliwalain ang ginagawa nito. Pero hindi. She cared for him. Only for him. Dati sinabi niya sa sarili na dito lang umiikot ang mundo niya. Ngayon, may narealize siya. Wala pa rin palang nagbabago. Kay Damian pa rin umiikot ang lahat ng meron siya. Pinahid niya ang mga luhang pumatak sa pisngi niya at tumalikod sa lalaki. Pero bago siya makahakbang palayo ay
Niyakap siya nito mula sa likuran. I'm sorry, usal nito. I'm sorry, love. Hindi ko sinasadya na hindi ka pansinin. I'm just mad at you. Inakala ko na gumamit ka na ng pills kahapon. Alam ko, wala akong karapatang magalit dahil wala pa naman sa usapan natin dalawang mabuntis ka. I respect your decision, but for some reason, pakaramdam ko, ayaw mo na magkaanak ka sa akin. I feel rejected. Pumikit si Claire at umiling. Pero hindi ko tinuloy. I know that now. Isiniksik nito ang mukha sa leeg niya. That's why I'm saying sorry now. Forgive me please. Tumangon na siya. Humarap siya sa binata at niyakap ito. May kasalanan din naman siya. Siguro, naiparamdam nga niya kahapon sa binata ang hindi dapat nito maramdaman at maisip. About Simon. Shh, I know you don't like him. Pinagseselos mo lang ako kaya nakipag-usap ka sa kanya. Actually, I think I have a crush on him. Nanigas ang katawan ni Damian at nagdilim ulit ang mukha niya. Parang papatay na ulit. Pilyang natawa siya. Just kidding. At hinalikan ito sa labi. Napatigil si Cassie sa paghawi ng kurtina nang mahagip ng mata niya si Damian sa labas. Nakataas ang harapan ng dark blue Porsche nito at parang may kinukumpuni sa kotse. Natatandaan pa niya, yun ang ginagamit dati ni Damian sa pagsundo at paghatid sa kanya. Hindi niya alam na buhay pa rin yun hanggang ngayon. Akala niya naibenta na ng binata ang kotseng yun noon pa. Mukhang hanggang ngayon ay alaga pa rin ito iyon. Binuksan niyang bintana at tinitigan si Damian. Wala itong pang itaas. Suot lang nito ang kulay pulang basketball shorts na panlaro nito. Pinaliliguan na naghihingalong sinag ng araw ang maskuladong katawan nito. Nakagat niyang ibabang labi. Alam niyang matagal na nakakaakit ang lalaki. Pero kahit kailan pa ito naging ganun kahat? Funny. Lagi na lamang niya yung naiisip. Sa nakalipas na isang linggo na pananatili nila sa Sagada, walang araw na hindi siya napapatitig kay Damian. Palihim at panakaw lang ang mga pagtitig niya dito. Hindi niya alam ang gagawin kung sakaling mahuli siya nito. Pihadong pamumulahan siya ng husto. Aminado siyang nag-aalinlangan pa siya sa mga bawat galaw niya kapag kasama ito. Nagiging sweet sila sa isa't isa sa bawat araw. Ngunit hindi niya maipagkakaila na meron pa ring harang sa pagitan nila. Harang na alam niyang siya lamang ang nakakaalam. Sa ngayon, wala pa ring idea si Damian doon dahil sa kasalukuyang sitwasyon nito. May kirot at hapdi pa rin siyang nararamdaman dala ng nakaraan nila. Nakakubli pa rin sa dibdib niya ang mga hinanakit para sa lalaki. Pero hindi niya maaaring pakawalan yun ngayon. Not now. Hindi ngayon limot ni Damian ang mga pangyayari na tumuldok sa matagal na relasyon nila noon. Nakakagulat lang kung paanong naitatago niya ng husay ang totoong nararamdaman niya at nakakapagpanggap siya na tulad pa rin sila ng dati. Hell, she might be a very good actress. May nagbara sa lalamunan niya habang nakatingin kay Damian. Ilang beses na niyang naitanong ito sa sarili niya. Pero, may pag-asa pa kaya? May ibabalik pa kaya yung dating sila? Napalingon siya nang marinig niyang katok sa pinto. Lumayo siya sa bintana at lumapit sa pinto para buksan yun. Si Manang Lusing ang bumungad sa kanya. O Manang, anong problema? Tanong niya. Napansin agad niyang pagkataranta nito. Iha, kahiya-hiya naman. Pwede ba akong humingi ng tulong? Pwede naman po. Tungkol saan po ba? Naghabilin kasi kanina si Damian sa akin na ipagluto ko siya ng lemon pie. Lemon pie? Ulit niya. Tumango ito. Hanggang ngayon hindi ko pa alam ang gagawin ko. Minsan lang naman ako nakapag-bake ng lemon pie at hindi ko na inulit. Nakakahiyamang sabihin pero palpak ako sa ganong bagay. Tumawa ito. Nakakahiya naman kay Damian kung papatikimin ko siya ng palpak na lemon pie. Eh, di ba po may nabibili naman po sa bayan? Ang dami nagkalat na bake shop na nagsuserve ng masarap na lemon pie sa Sagada. Bakit kaya hindi na lang magpabili ang mokong na yun? Papayarapan pa si Manang Lusing na mag-bake? Hindi ko alam. Alam mo naman ang batang yun, mapili din minsan sa pagkain. Baka gusto ng homemade. Tumawa si Claire. Loko talaga yun. Pinahihirapan pa kayo. Sumama na siya dito sa kusina. Nakita niyang handa na at kompleto ang mga ingredients doon. Binuhay niya ang oven at pinainit ito hanggang 350 degrees Fahrenheit. Una niya sinimulan ang paggawa ng lemon filling. Napansin niya nakatitig sa kanya si Manang Lusing. May problema ba, Manang? Nakangiting tanong niya. Umiling ito. Hindi,
Nahihiya lang ako sa'yo, iha. Naabala pa kita. Natawa siya. Huwag niyo pong isipin yun. Okay lang po sa akin. Saka, wala naman po akong ginagawa. Kagigising ko lang. Sabi nga ni Damian, kaya siguro sa akin umungot. Natigilan siya at nag-angat ng tingin dito. Ho? Nabanggit kasi ng bata niyo sa akin na madalas mo daw siyang ipag-bake ng lemon pies. Napakasarap daw kasi kapag ikaw ang naghahanda nun para sa kanya. Nabanggit niya po sa inyo? Parang hindi makapaniwalang sabi ng dalaga. Oo, pinagmamalaki ka pa nga niya sa akin kung gaano kasasarap ang lahat ng binibake mo. Ang bake shop mo daw ang may pinakamasarap na bakery sa Maynila. Magaling ka din daw sa pagluluto ng kahit anong recipe. Kaya nga lagi daw siyang busog sa'yo. Maalaga ka raw sa kanya. Ramdam ni Cassie ang tila mainit na palad na humaplos sa puso niya. Kakaibang saya ang nararamdaman niya. He remembered. Yung mga panahon na tuwing umaga'y gumigising siya ng umaga para ipag-bake ito ng pang-almusal nito. Alas 4 pa lang ay gigising na siya para maghanda at kapag alam niyang malapit nang lumitaw ang araw, ay gigisingin na niya ito. Ipinagtitimpla niya ito ng kape. Dahil alam niyang mas gusto nito na siya ang nagtitimpla. Hindi nito nauubos kapag sarili nitong timpla. Pero kapag kanya, gusto pa nito magpatimpla ulit. At tuwing dadating ito sa gabi, pinagmemeryenda muna niya ito ng bagong bake na lemon pie habang nakasalampak sa sofa at katabi niyang nanonood. Parang gusto niyang balik-balikan ng mga sandaling yun kung saan nakangiti siya, masaya, habang nakakulong sa bisig nito. Kaya niya ipagpalit ang lahat ng meron siya ngayon, maibalik lang ang mga oras na yun. Kung kaya nga lang pabalikin ang oras, kung kayang baguhin ang panahon at bumalik sa nakaraan. Iha! Muli siyang nag-angat ng tingin sa ginang. Nalasahan niya ang likidong umaagos sa pisngi niya. Doon niya napagtantong tumulo na pala ang luha mula sa kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? May nasabi ba akong hindi maganda? Mabilis ang naging pag-iling niya. Wala po. Sabay pahid sa kanyang pisngi at ngumiti. May naalala lang po ako. Tumawa siya. Pilit at walang buhay. Para lang pagtakpan ng totoong lungkot na biglang lumukob sa pagkataon niya. Sigurado ka bang ayos ka lang, iha? Ayos lang ho. Wag po kayong mag-alala. Tumango ito. Ngunit base sa mukha nito, may pagdududa ito at hindi kumbinsido sa sagot niya. Iniwasan niya ang tingin nito. Ipinagpatuloy niya ang pagluluto sa lemon filling. Nga pala, iha. Pwede ba kitang maiwan muna? Baka matagalan ako. Pupuntahan ko lang yung gulayan para makapaghanda na rin ng hapunan natin mamaya. Saka yung dalawa kong baka doon. Ah, sige ho. Kaya ko naman po ito. O siya, salamat. Mauna na ako ha. Iniwan na siya nito. Nang matapos niyang pagluluto sa filling, inihanda naman niyang paggawa ng meringge. Binabati na niyang mangitlog sa isang metal bowl nang marinig niya mga yabag papalapit sa likuran niya. Parang may init na biglang humalo sa atmosfera at naramdaman niyang malakas niya ang presensya na yun. Hindi niya kailangan pang lumingon para makilala kung sino yun. Gising ka na pala. Nakakapanginig na kalamnan ang malalim at lalaking-lalaking boses nito. Nilingon niya ito saglit at tumango. Kanina pa ako nagising, ikaw? Pinasadahan niya ito ng tingin. Nangingitab sa pawis ang matipunong katawan nito. Basa rin ang buhok nito. Sa kanilang dalawa, parang siya ang nauuhaw sa itsura nito. Pigil ang panggigigil na nakagat niyang ibabang labi. Damn girl, how could he be so damn hot, so perfect and sensual? Nagbawi siya ng tingin. Para siyang mahihilo sa lumalabas na testosterone sa katawan nito. Tinignan ko lang yung kotse. Tinesting ko kanina, matagal ko na yung hindi nagagamit. Hindi niya masyado napansin ang sagot nito. Humakbang ito palapit sa kanya. Si Manang Lusing? Nasa likod na niya ito. O umalis? Napalunok siya. Parang nauuhaw na talaga siya kahit hindi naman. Aramdam niyang panunuyo na nalamunan niya. Diyos ko, sa lahat pa naman ng pupwestohan nito ay sa likod pa ba niya? Hindi naman normal na malikot ang isip niya, pero hindi niya maiwasang maging malikot ang isip habang nandun ito sa likuran niya. Saan daw pumunta? Sa gulayan daw. Ah, kaya ikaw na nagpatuloy niyan? Tanong nito. Umiling siya. Ako talagang pinakiusapan ni Manang Lusing. Hindi daw kasi siya marunong tapos nag-request ka pa. Hindi naman makatanggi sa'yo. He chuckled. Nanlambot yata ang mga tuhod niya sa tunog ng tawa nito. Ang sarap nun sa pandinig. Naku kasi, kumalma ka. Loko ka? Pinahirapan mo pa si Manang. Pwede ka namang bumili na lang sa bayan.
May bake shop naman doon. Gusto ko ng homemade at wala namang problema, diba? Nandyan ka na. Tumama ang paghinga nito sa leeg niya. Nagdala yun ng iba yung kiliti sa mga ugat niya. Pinigilan niyang mapapikit. Gusto niyang singalan ito sa ginagawa nito sa kanya. Goodness, nakaka-distract ito. Ignore him, Cassie. Ignore him. Nilapit itong tenga sa leeg niya. Nakatulog ka ba ng maayos, mahal ko? Putik. Medyo. Dalawang oras ka rin nakatulog, ha? Paano mo nalaman? Simple, nakabantay ako sa'yo habang natutulog ka. Natigilan si Cassie doon. Akala ko ba, tinitesting mong i-drive yung kotse mo? Oo nga, pero hindi naman sana yun ang gusto kong i-drive. Lumapat ang harapan nito sa likuran niya. Pagkatapos ay humaplos ang isang kamay nito sa hitaan niya. Dahilan upang mapasinghap siya. Damian, it's been a week, love. A week without being inside you. Hindi ko alam kung bakit parang iniiwasan mo ko. Iniiwasan talaga niya ito. Lalo na kapag nakakaramdam na siya ng pagkaasiwa o pag-iinit ng katawan kapag malapit ito sa kanya. Hindi sa ayaw niya maulit ang nangyari sa kanila ng unang araw nila sa Sagada. Pero kung maaari ay huwag muna. Yes, she want him to. She desired him. Gusto rin niyang matugunan ang pangangailangan niya sa binata. Ngunit kailangan niya magpigil muna sa ngayon at idistansya ang sarili dito na hindi nito nahahalata. Akala mo siguro hindi ko nahahalata. Pero hindi ako manhid kasi. Nararamdaman kong pag-iwas mo. Pinisil nitong hita niya. Shit! Damian, please. May ginagawa pa ako. Mamaya mo na lang ako kausapin. Na, mag-uusap tayo ngayon. Isang linggo rin kitang hinayaan na lusutan ako tuwing nagkakasolo tayo. Now is the time. Tayo lang dalawa dito sa bahay. Si Mang Im. Umalis din siya, nagpunta sa bayan. Mamayang gabi pang balik noon. Dadating din yun. Parang siguradong sabi niya. Kahit wala naman siyang idea kung kailan ang balik ng lalaki. Gumisi ito. Ano ngayon? Nakasarado mga pinto at hindi yun bubukas hanggat hindi tayo tapos. Nalaki ang mga mata ni Cassie. What? You heard me right. Kumalas siya dito at hinarap ang lalaki. Naglalaro sa pagkaaliw ang mata nito at nagpipigil ang ngiti sa labi. Hindi ako nakikipagharutan, Damian, ha? Seryoso na ako. Same here. Mukha ba ako nagbibiro? Jeez, napahila mo siya sa mukha at para talagang nakikipaglaro ito sa kanya. Nainis na tiningnan niya ito. Ano? Ikaw pa ang may ganang magalit dyan? Bakit hindi? Hindi mo ba nakikita ang busy ako tapos dadating ka lang para manggulo? Pagtataray niya. Yun na lang ang nakikitang paraan niya para makalusot sa sitwasyong iyon. Ano bang ginagawa mo? Ah, nagbabati ng itlog. Binigyan ito ng diin ang huling pangungusap at pilyong mumisi. Nag-init ang pisngi niya. Ano bang nakikita mo? Ah, gusto mo tulungan kita? Sanay na ako magbati. Nasanay na kapag hindi mo ko pinagbibigyan. Damian! Pakiwari ni Cassie ay kasing kulay na ng kamatis ang kanyang mukha. Pati yata ang kasingit-singitan niya ay nagbablash na sa kapilyuhan nito. Okay, okay. Maliligo muna ako. Humalakak ito. Magaling pa nga. Sige, alis na. Pagtatabuin niya dito, itinulak niya pa ito. He just laughed at her. Sarapan mo ang lemon pie ko, ha? Oo na. Titikman ko yan pagbalik ko. Humanda ka, mahal. Pilyong hirit pa nito at kinindatan siya bago tuluyang lumayo. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Loko yun ah. Munti ka na naman siyang bumigay. Huwag muna ulit kasi. Huwag muna. Baka tumalab na ang susunod na putok. Dahil sa nangyari kina Cassie at Damian, magbunga kaya ang isang gabing pinagsaluhan nila? Sa kabilangan ng pagpapanggap ng dalaga bilang nobya ni Damian, mahulog kayang muli ang loob niya sa binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.